Pilit iwinawak si ni Amanda ang takot at pagkabahala dulot ng sinabi ni Gio. Kaya huminga na muna siya ng malalim at inayos niya ang kanyang sarili at lumabas na rin siya. Magkasunuran lang sila ni Gio kaya naman sabay silang napahinto nang makita nila si Lance na nakasandal sa dingding at seryosong nakatingin sa kanilang dalawa. Sir Lance, may pagkautal na tawag ni Amanda kay Lance at pasulyap naman siyang tiningnan ni Gio habang salubong ang dalawang kilay. Anong ginawa niyo sa loob ng kayo lang dalawa? Seryosong tanong ni Lance gamit ang malalim at malagong niyang boses. Nagbato-bato, Pit. Pabirong sagot ni Gio, kaya sinamaan siya ng tingin ni Lance. Answer me. Utos ni Lance sa kalmado niyang boses habang nakatingin sa gawin ni Amanda na hindi na mapakali sa mga oras na to. May pinag-usapan lang kami. Tapat na sagot ni Amanda, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Lance. Really? Nag-usap lang ba talaga? Nanguhuling tanong ni Lance kay Amanda. Bakit parang tunog nagseselos ka, kuya? May relasyon ba kayo? Painosenteng tanong ni Gio sa kanyang kuya Lance. Tila natauhan naman si Lance sa sinabi ni Gio, kaya sunod-sunod lang ang naging pagtikim niya. Ano ba namang tanong yan, Kides? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Lance na parang wala talaga siyang alam sa sinasabi nito. Kuya, kung gusto niyong maitago ng matiwasay ang kataksilan mo sa asawa mo, matuto kang aralin at kontrolin ang emosyon mo. Mabilis kayong mabubuko niyan eh. Kaya konting ingat. Payo ni Gio sa kuya Lance niya, nalabis nitong ikinagulat sabay tapik niya sa balikat nito at nauna nang maglakad. Gulat namang pinakatitigan ni Lance ang nakatalikod na figura ni Gio. Hanggang sa mawala na ito sa paningin nila, kaya muli niya nang binalingan ng nakatulalang si Amanda. Alam niya? Gulat na tanong ni Lance kay Amanda gamit ang mahina niyang boses na siyang ikinatangon nito. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Kahit nga eksaktong lugar kung saan natin ginagawa, alam niya rin. Sagot ni Amanda at nasapo na lang ni Lance ang sariling noo. Malaking problema to. Frustrated na sabi ni Lance kasabay ng mga sunod-sunod niyang pag-iling. Hindi siya magsasalita. Nangako siya kanina sa akin. May kasiguraduhang sabi ni Amanda at kunot noong tiningnan siya ni Lance. Anong kapalit ng pagtahimik niya? May nangyari na naman ba sa inyo? Yun ba ang kabayaran ng pagtahimik niya? Sunod-sunod na tanong ni Lance ngunit umiling lang si Amanda. Hindi, ayaw niyang mangialam at hayaan niya na lang daw tayo ng kusang mahuli ng asawa mo. Pag-amin ni Amanda na ikinabigla ni Lance. That jerk, kilala ko si Gio. At sigurado akong may kung anong umaandar sa isipan ng kapatid kong yon. He is a playful. Inis na sabi ni Lance sabay na pasabunot sa sarili. Halatang halata ka rin kasi kanina. Asawa mo nga munti ka ng mahalata si Gio pa kaya? May paninising sabi ni Amanda. So kasalanan ko pa pala ngayon? Irritableng tanong ni Lance at wala sa loob na nalaro ni Amanda ang kanyang mga daliri dahil sa kaba. Paano kung mahuli tayo? Baka mapatay ako ng asawa mo. Nababahalang sabi ni Amanda na siyang ikinalambot ng ekspresyon ni Lance. That's not going to happen. Akong bahala sa'yo basta mag-iingat ka lang din sa mga ikikilos mo. Sabi ni Lance. Gusto niya sanang yakapin ito para aluin. Ngunit baka may makakita sa kanila at siguradong katapusan na nila. Ikaw rin, hindi lang ako. Sabi ni Amanda at napakagatlabi na lang dahil sa frustrations. Don't bite your lip. Baka hindi ako makapagpigil. Naaakit na sabi ni Lance. Anong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Chloe nang maabutan niyang pabulong na nag-uusap sina Lance at Amanda sa pathway. Gulat namang napatitig si Lance sa asawa niyang papalapit na sa kinaroroonan nila at salubong ang dalawang kilay. Nilamon siya bigla ng kaba pero pilit niyang ginawang normal ang lahat. Love, kinakausap ko lang si Amanda dahil nagising si Liam nang wala siya sa tabi nito. Kaya pinagsabihan ko na sa susunod huwag siyang paalis-alis. Pagbubulaan ni Lance na siya namang pinaniwalaan ni Chloe. Ganun ba? Kaya naman pala parang seryosong pinag-uusapan niyo. Pinagagalitan mo pala si Amanda. Don't be too harsh on her. Baka may ginawa lang siya kaya lumabas muna siya sa silid ni Liam saglit. Hindi ba Amanda? Sabi ni Chloe na mistulang pinagtatanggol niya si Amanda habang nakatingin dito. Opo ma'am.
Pumunta po ako sa kwarto ko kanina para ayusin saglit ang mga gamit ko. At saktong tinawag din ako ni Sergio at may inuto siya sa akin kanina. Pagbubulaan din ni Amanda. Hindi naman nahalata ni Chloe ang purong kasinungalingan sinasabi nila. Kaya lumapit siya kay Lance at inangkla ang kanyang braso rito. Sabay hinila para dalhin sa kusina. Let's go to the kitchen. Tikman mong niluto namin ni na mama at yaya Ising. Sigurado akong magugustuhan mo dahil favorite mong mga yon. Yakag ni Chloe sa asawa. Sabay hila niya rito patungong kusina. Wait lang, love. Awat ni Lance kay Chloe at binalingan niya si Amanda na tahimik lang na nakatayo. Puntahan mo na muna si Liam sa kwarto niya. Puntahan na lang namin kayo kapag kakain na. Utos ni Lance kay Amanda at palihim niya pa itong kinindatan. Tumungo na sina Lance at Chloe sa kusina habang magkahawak ang kamay. At naabutan nila si Gio at Alma na abala lang sa pagkakwentuhan habang si Gio naman ay patikim-tikim lang ng mga nilutong ulam ng ginang. Nandyan na pala kayo. Tamang-tama at tapos ko nang lutuin ang iba. Halina kayo, tikman nyo. Sabi ni Alma na may ngiti sa muka. Samantala, dumako naman ang tingin ni Gio sa magkahawak na kamay ni Lance at Chloe at makuhulugan niyang tiningnan ang kanyang nakakatandang kapatid na may nakakaloko siyang ngiti sa muka. Ang sweet naman, ng lovebirds. Puna ni Gio habang nakatingin sa magkasaklob na kamay ni Lance at Chloe. Pasimpleng sinamaan ang tingin ni Lance si Gio, ngunit nginisihan lamang siya nito at muling isinubo ang hawak niyang kutsarang may ulam. Samantala, pabiru namang hinampas ni Chloe si Gio sa braso. Sweet naman talaga tong kuya mo. Very consistent pagdating sa kasuitan niya sa akin. May pagmamalaking sabi ni Chloe. Sweet nga talaga. Huwag ka sanang magbabago sa asawa mo, kuya. Mahalin mo sana siya ng tapat at tunay. May diing sabi ni Gio na siyang ikinangiti ni Chloe. Napatikhim naman sila sa sinabi ng kanyang kapatid. At mapait niya lang itong minitian. Kahit na kanina pa niya ito gustong banatan dahil sa mga pasaring na usap nito sa kanya kanina pa. Of course, tapat at tunay ang pagmamahal ko sa asawa at anak ko. Kaya sana makahanap ka na rin ng babaeng kaya magbigay sa iyo ng masaya at buong pamilya. Puno ng kasinungalingang sabi ni Lance na may kasamang gigil sa boses na siyang ikinatawa na lang ng pagak ni Gio. Tara, mag-beach hopping tayo. Yakag ni Gio habang nakatanaw sa karagatan at may hawak na isang boteng vodka. Ang aga-aga, liquor agad ang hawak mo. Nag-almusal ka na ba muna? May pagsitang tanong ni Chloe kay Gio. Kasalukuyan silang nakatayo sa itaas ng rest house kung saan matatanaw ang asul na karagatan. Tumango si Chloe dito para magpahangin sana nang maabutan niya si Gio na nagsa-sightseeing. Kanina pa ate, maaga akong nagising. Naabutan ko na sina Auntie Alma at Yaya Ising na naghahanda ng breakfast. Kaya nauna na kaming kumain. Sagot ni Gio habang nakatanaw pa rin sa karagatan. Guides, pwede ba akong magtanong sa'yo? Tanong ni Chloe na tila naging seryoso. Sige lang, you can ask me anything. Huwag lang mathematics. Pabirong sagot ni Gio. Ngunit na natili pa rin seryoso si Chloe. May napapansin ka ba sa Kuya Lance mo nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Chloe na siyang ikinatigil ni Gio. Bakit ate? May problema ba kayo ni Kuya? Tanong ni Gio habang naniningkit ang mga mata niyang nakatingin dito. Huminga muna ng malalim si Chloe na tila kay bigat ng kanyang pakiramdam sa hindi niya malamang dahilan. Something's odd lately. Hindi ako mapakali, lalo na sa tuwing magkasama kami ni Lance nang kami lang dalawa. Parang palagi na lang lipad ang isip niya. Sagot ni Chloe at sandaling napatahimik si Gio. Kung ano man yung nasa isip mo ate, bakit hindi mo kaya subukang alamin? Ika nga nila, follow your instincts. Malay mo makatulong sa iniisip mo. Sabi ni Gio at lihim siyang nakaramdam ng awa kay Chloe. Gustong-gusto nang sabihin ni Gio ang ginagawang kataksilan ni Lance at Amanda. Ang kaso lang ay wala siya sa posisyon para sa kanya manggagaling. Gusto niyang ito na mismong makahuli sa asawa niya. Pilit kong binabago ang ugaling na kasanayan ko dahil ayoko nang magkaroon kami ni Lance nang hindi na naman pagkakaintindihan. Pero sa nararamdaman ko ngayon, para talagang may mali na eh.
Sabi ni Chloe na may himig ng bigat sa kanyang kalooban. Bakit hindi mo kaya tanungin si kuya kung anong problema? Pwede mo naman siyang kausapin tungkol sa mga agam-agam mo. Suggestion ni Gio. Lagi kaming humahantong sa away sa tuwing nagtatanong ako tungkol sa mga pagdududa ko sa kanya. Natatakot ako na baka masakal siya sa pagiging mahinala ko. Sabi ni Chloe na may lungkot sa boses. Kung mahal ka talaga niya, pipilitin ka niyang unawain kahit na ano pa yan. At hindi ka niya bibigyan ng isipin kung talagang maayos ang relasyon yung dalawa. Seryosong sabi ni Gio na siyang ikinakunot ng noo ni Chloe. What do you mean? Naguguluhang tanong ni Chloe, kaya napatingin na siya sa gawin nito. What I mean is, dapat mag-usap kayo ng masinsinan kaya sa lumaki pang hindi niyo pagkakaintindihan. Sabi ni Gio na siyang ipinagtaka naman ni Chloe. May alam ka ba, Kides? Yung totoo, panguhuli ni Chloe kay Gio dahil napansin niyang tila kakaibang lumalabas sa bibig nito. Ate, ikaw ang asawa, kaya hindi akong dapat na tinatanong mo niyan. Paglilihis ni Gio ng usapan. Obviously, yung mga sagot mo sa akin, lahat may laman kaya nakakapagtaka. Kapatid ka ng asawa ko, kaya alam mo rin ang likaw ng bituka ni Lance. Sabi ni Chloe na siyang nakapagpatigil kay Gio. Lihim na nadismaya si Gio sa sarili niya dahil nakalimutan yung matalino nga pala ito at magaling din manghuli ng mga salita. May laman naman talaga ako magsalita pagdating sa mga ganito kaseryosong topic. Loko-loko lang ako pero marunong din naman ako magseryoso. Sabi ni Gio sabay inom niya sa hawak niyang vodka. Muling tumanaw sa malayo si Chloe at mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata para sandaling ikalma ang sarili. Ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos dahil sa labis niyang pag-iisip sa asawa. Hindi ba dati kayong naging magkasintahan ni Amanda? Anong klaseng babae ba siya nung kayo pa? Biglang tanong ni Chloe kaya napatigil si Gio sabay napatingin sa gawin niya. Bakit mo natanong, ate? Nababother ka ba sa presensya niya? Tanong ni Gio na may himig ng kaseryosohan sa boses. To be honest, yes, bothered ako. Lalo na kapag naaabutan ko silang magkausap ng asawa ko ng sila lang dalawa. Pag-amin ni Chloe na siyang ikinalunok ni Gio. Hindi makatingin ng diretso si Gio sa kanyang ate Chloe dahil maski siya ay inuusig ng konsensya. Anong nararamdaman mo sa tuwing naaabutan mo silang nag-uusap ng sila lang dalawa? Tanong ni Gio na may himig ng pag-uusisa. Anong nararamdaman ko? Nagsiselos ako pero ayokong ipakita kay Lance dahil ayokong pagtalunan namin ng babaeng yon. Dahil sa huli siguradong ako na naman ang masama. Pag-amin ni Chloe. Walang masama sa pagsiselos, lalo na kung tunay naman ang pagmamahal mo sa tao. Ang masama, yung kinikimkim mo. Payo ni Gio. Hindi ako makapaniwalang ikaw ang kausap ko ngayon. At sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lang kita nakausap ng matino. Sabi ni Chloe na ikinatawa ni Gio. Pero alam mo, mahal na mahal ko ang Kuya Lance mo. Kaya pilit kong binabagong sarili ko para lang sa ikaayos ng relasyon namin dalawa. Madamdaming sabi pa ni Chloe. Sana nga lang, ate Chloe, huwag kang bulagi ng pagmamahal mong yan. Dahil baka kung kailan pilit ka nang nagbabago, doon na pala tama ang lahat ng hinala mo. Sabi ni Gio na siyang nakapagpatigil muli kay Chloe. Tiningnan ni Chloe si Gio gamit ang nagtatanong niyang mga mata. Sabay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa sinabi nito sa kanya. Mas lalong umigting ang lahat ng pagdududa niya. Parang sinabi mo nang may alam ka nga. Umamin ka nga sa akin, Gio. Anong alam mo? Anong tinatago sa akin ng Kuya Lance mo? Tanong ni Chloe habang hinihuli niya ang malikot nitong mga mata. Napasabunot si Gio sa kanyang sarili at kasalukuyan siya nag-iisip sa kung anong iimbentohin niyang salita para mailihis lang ang usapan. Ate, makulit ka rin ano? Ang sinabi kong yun ay payo lamang at baka sakaling makatulong sa pag-iisip mo. Wala akong alam sa kung anong nangyayari sa inyo ni Kuya. Pagbubulaan ni Gio. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka rin sa akin, pati ikaw idadamay ko sa galit ko. May pagbabantang sabi ni Chloe, kaya naman napakamot na lang sa ulo si Gio. Chill ka lang, ate.
Bakit pati ako inaaway mo? Labas na ako dyan. Issue ng mag-asawa yan. Sabi ni Gio para iiwas ang kanyang sarili sa usapang yon. Mariin namang napapikit si Chloe at pilit niyang pinapakalma ang sarili niya dahil baka masugod niya bigla si Lance ng walang dahilan. Pasensya ka na, Kides. Nadala lang ako ng frustrations. Stress talaga ako sa kuya Lance mo. Sabi ni Chloe sabay na pahawak siya sa magkabilang sentido niya. Kung hindi palagay ang loob mo, pwede kang mag-imbestiga ng palihim. Kung pakiramdam mo may mali talaga sa nangyayari. Suggestion ni Gio, para kahit paano matulungan niya ito ng palihim. You think it's a good idea? Nagdadalawang isip na tanong ni Chloe, na siya namang ikinatango ni Gio. Wala namang masama. Pasimple mo lang obserbahan ng mga tao sa paligid mo kung sa tingin mo ay may kahinahinala silang mga ikinikilos. Payo ni Gio, na siya namang sinang-ayunan ni Chloe. Wala nga sigurong masama. Kesa naman wala akong gawin. Para mawala na rin tong mga agam-agam ko. Sabi ni Chloe kaya tumangutang mo si Gio bilang pagsang-ayon din. Much better. Good decision. Sabi ni Gio at lihim siyang napangiti sa isiping mahuhuli na rin ni Chloe ang pagtataksil ng dalawa. Akmang magsasalita pa sana si Chloe nang mapadakong tingin niya sa ibaba ng rest house. Kaya malaya niyang namataan sina Lance, Amanda at Liam habang naglalakad sila sa puting buhanginan. Ang mas nakaagaw ng pansin ni Chloe ay ang anak niya na tila tuwang-tuwa ito habang pinagigitnaan siya nina Lance at Amanda na hawak ang magkabila nitong kamay. Why do they look like a happy family? Nananadyang tanong ni Gio kay Chloe habang nakatingin din siya sa ibaba ng rest house na kinaroroonan nina Lance. Wala sa loob na naikuyom ni Chloe ang dalawa niyang mga palad at nanlilisik ang mga mata niyang tiningnan sina Lance at Amanda. Napansin naman ni Gio ang naging reaksyon ni Chloe. Kaya lihim siyang napangiti at dahil dito ay hindi na siya makapaghintay sa mga susunod na mangyayari. Bakit kaya si Amanda ang kasama ni Lance at Liam na maglakad sa tabing dagat? Hindi ba dapat ikaw ang kasama nila, hindi ang nani na yan? Tanong ni Gio na kunwari ay nagtataka. Pero mas lumalabas na ginagatungan niya si Chloe. That bitch. Pabulong na sabi ni Chloe na may halong gigil sa boses. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Gio ang sinabi ni Chloe. Kaya nilingon niya ito at sinubukang pakalmahin kahit gustong gusto niya ang nakikita niyang reaksyon nito. What are you thinking right now, ate? Mas lalo ka bang nabothered sa nakikita mo ngayon? Painosenteng tanong ni Gio kay Chloe. Makahanap lang ako ng ebidensya. Talagang may kalalagyan silang dalawa sa akin. Sabi ni Chloe na may himig ng pagbabanta na siyang pagak na ikinatawa ni Gio. Yung ugali mong ganyan ang magiging greatest weapon mo pagdating ng panahon. Malamang sabi ni Gio at muli na niyang ibinalik ang tingin niya sa kinaroroonan ni Lance. Sinamantala ni Chloe na wala si Lance at Liam sa rest house dahil kasalukuyang nasa beach ang mag-ama kasama si Gio. Kaya naman ipinatawag niya agad si Amanda sa silid nila ni Lance upang pribado niya itong makausap ng sila lang dalawa. Tanda mo pa ba yung rules na sinabi ko sa'yo? You don't break my trust and don't be a threat. May pagpapaalalang tanong ni Chloe kay Amanda habang may hawak siyang wine glass. Yes, ma'am. Natatandaan ko po. Sagot ni Amanda na tila kinakabahan. Then why did you break my two rules? Seryosong tanong ni Chloe. Po? Maang-maangang reaksyon ni Amanda. You are now playing the dumb card. Sabi ni Chloe sa blanko niyang ekspresyon. Hindi ko po kayo maintindihan, ma'am. Kunwari ay naguguluhang sabi ni Amanda. May ilang araw ka nang nagtatrabaho bilang nani ng anak ko? Tanong ni Chloe. May 1 week na po, ma'am. Sagot ni Amanda na may pagtataka kung bakit bigla nitong natanong. 1 week pa lang. Pero bakit ang bilis mo? Tanong ni Chloe na nagbigay pala isipan kay Amanda. Ano pong ibig niyong sabihin doon, ma'am? San po ako mabilis? Kinakabahang tanong ni Amanda na siyang ikinangisi ni Chloe. Ang bilis mong nakasundo ang asawa ko na parang close na close agad kayo masyado sa isa't isa. May ibig ipakahulugang sabi ni Chloe. Mabait lang po talaga ang asawa niyo, ma'am. Nagkakataon lang na nandoon ako sa tuwing gusto niya pong makasama si Liam. Alibay ni Amanda para pagtakpan ng sarili.
Sa tingin mo ba hindi ko nakahalata ang lihim mong pakikipaglapit sa asawa ko? Tanong ni Chloe habang diretsyang nakatingin sa mga mata ni Amanda. Para namang binuhusan ng kumukulong tubig ang pakiramdam ni Amanda nang marinig niyang sinabi nito na naghatid sa kanya ng pangamba. Ma'am, wala po akong intensyon na ganyan. Pagbubulaan ni Amanda na siyang hindi naman pinaniwalaan ni Chloe. Your action speaks for you. So why are you keep on denying it? Ilang beses ko na ba kayo nahuli ng asawa ko? Napabulong kong mag-usap. Nakulang na lang kainin niyo na ang mukha ng isa't isa. Akala niyo ba hindi ko napapansin? May hinanakit na tanong ni Chloe. Hindi magawang makapagsalita ni Amanda at kahit bibig niya hindi niya maibuka dahil sa mga naririnig niyang makatotohanan ng akusasyon ni Chloe sa kanya. Ma'am, mali kayo ng iniisip. Mali ang nakikita niyo. Pagtanggi ni Amanda at sunod-sunod ang naging pag-iling niya na siyang ikinadilim naman ang mukha ni Chloe. Ako pa ngayon ang mali. Sige, tatanungin kita. Tama ba na ikaw palaging kasakasama ng asawa at anak ko sa mga oras na dapat akong kasama nila? Sino ka ba sa tingin mo? Mahimig ng galit na tanong ni Chloe. Ma'am, maniwala kayo sa akin. Wala akong ganyang intensyon sa pamilya niyo. Alam ko po ang lugar ko. Pagtatanggol ni Amanda sa kanyang sarili. Do I look like I'm easy to fool? Sinasabi mong alam mo yung lugar mo, pero sinusubukan mong ahasin ang asawa ko. Galit nang sabi ni Chloe kaya naman pigil hiningang napatitig na lang si Amanda sa kanya. Nagsisisi si Amanda kung bakit masyado siyang nagpakakampante sa ugaling kalmado na ipinapakita ni Chloe sa kanya araw-araw. At nagsisisi siyang hindi sila nag-ingat nila sa mga ikinikilos nila. Bakit hindi ka na makapagsalita? Ang tingin mo siguro sa akin ay isa lang akong manhid na asawa. Na pwede niyong basta gawan na lang ng kalokohan. Giit ni Chloe, sabay tungga ng hawak niyang wine glass at inubos ang laman nito. Nabibigla po ako sa mga akusasyon niyo. Painosenteng sabi ni Amanda na siyang ikinatawang pagak ni Chloe. Nabibigla ka? Ako nga ang mas nabibigla dahil isang linggo ka pa lang sa amin. Nakuha mo na agad ang kiliti ng asawa ko. Nanguuyam na sabi ni Chloe. Ma'am, anong kailangan kong gawin para lang maniwala kayo na hindi nga po yan ang intensyon ko? Sabi ni Amanda na may himig pangungumbinse. Wala kang kailangan gawin. Dahil malinaw na sa akin na ma-interes ka. Makahulog ang sagot ni Chloe. Hindi po ako interesado sa asawa niyo. Puno ng kasinungalingan sabi ni Amanda na siyang ikinangisi ni Chloe. At maya-maya muli na rin nagseryoso. May sasabihin ako sa'yo, kaya makinig kang mabuti sa akin. Matagal na kaming mag-asawa ni Lance. Mag-aanim na taon na kaming kasal. And before our marriage, 4 years kaming in a relationship. When we are in college. So lumalabas na almost 10 years na naming kilalang isa't isa. Pagtatala ni Chloe. Bakit niyo po sinasabi sa akin yan? Nagtatakang tanong ni Amanda. Don't you get it? Para malinawan ka na kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng puwang sa pamilya ko. Kaya huwag mo nang subukan. Dahil ang isang gaya mo, walang lugar sa mundo ng mga legal. Makahulog ang sabi ni Chloe. Lihim namang naikuyom ni Amanda ang dalawa niyang palad. Nang pamukaan siya ni Chloe at lantaran itong sabihin na isa siyang kabit. Kahit na wala pa naman itong hawak na ebidensya. Alam ko po yan, ma'am. Tigas-tigas ang sabi ni Amanda. Pero ang totoo kanina pa talaga siya nang lalambot. You already know it. But you keep on hitting my husband? Patanong na bulyaw ni Chloe. I'm not hitting him. Pagtanggi muli ni Amanda. Sayang talaga, Amanda. Nagugustuhan na sana kita. Nung mga nakalipas na araw. Pero ngayon, ay kusa mong ginising ang natural kong ugali. Sabi ni Chloe sabay tumayo siya habang hawak ang babasaging kupita na wala ng laman. Napalunok bigla si Amanda nang unti-unting naglakad si Chloe papunta sa pwesto niya habang nakatingin ito sa hawak na wine glass. Kaya kinakabahan siya sa balak nitong gawin. Mabait naman ako sa mabait, Amanda. Ang ayoko nga lang talaga ay yung mga pakitang tao at higit sa lahat. Ayoko sa mga manluloko. Lalo wala akong pinakitang pangit. Napopuot na sabi ni Chloe. Sabay hila niya sa buhok ni Amanda.
kaya impit itong napasigaw. Ah, ma'am, nasasaktan po ako. Inda ni Amanda habang sapo niya ang kamay ni Chloe na nakasabunot pa rin sa buhok niya. Itinapat ni Chloe ang kanyang bibig sa tenga ni Amanda at saka siya may ibinulong dito. I keep on trying my best to change myself for my beautiful family. Pero nang unti-unti nang lumalabas ang totoo mong kulay, naisip ko na hindi pa pala oras para magbago ako. Dahil isa ka ng threat ngayon. Gigil ang boses na sabi ni Chloe, kaya mas lalo pa niyang diniinan ang pagkakasabunot dito. Muling napasigaw si Amanda dahil masakit na ang anit niya at ramdam niya na rin ang mga kuko ni Chloe na bumabaon. Kaya naman hindi na malaman ni Amanda kung anong susunod niyang gagawin at kung paano siya makakawala sa pagkakahawak ni Chloe sa kanya. Do you have proof na talagang inaahas ko nga ang asawa mo? Nangingiwing tanong ni Amanda na siyang ikinataas naman ang kilay ni Chloe. You want me have a proof para magkaroon ako lalo ng dahilang magalit? Matalino ka rin ano? Dahil dyan sa sinabi mo, sige, I will find evidence. Para may dahilan na akong sirain ang pagmumukha mo. Pasigaw na sabi ni Chloe, sabay itinulak niya si Amanda kaya napasalampak ito sa sahig. Mangiyak-ngiyak na tiningnan ni Amanda ang nakatayong pigura ni Chloe at wala siyang makitang awa sa mga mata nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. You look pathetic. Mataray na pangbubus ka ni Chloe sa umiiyak na si Amanda.